Hello. Sa umagang ito, I'm too sad. Kasi tumawag ako sa amin. Nabalitaan ko na yung red tide sa Osamis na hindi nila alam, maraming nakakagulat daw. Hindi nila alam kung ano daw yun. So, isa po ang mga magulang ko na apektado doon kasi ang tanging hanapbuhay lang namin doon, yung tatay ko, nangunguha lang po ng yung parang shell na pang benta. So, walang ibig na bumili or ayaw na rin niyang manguha kasi gawa nga sa red tide sa Osamis na para siyang dugo. So, walang maka-explain kung ano, kung bakit. Kaya, apektado lahat yung mga tao natatakot. Kaya, eto, malaking pasasalamat ko na lang na andito kami mga anak na may kanya-kanyang trabaho dito sa Luzon kahit na simpleng estado lang sa pagtatrabaho. Pasalamat pa rin kami kasi andito kami, may trabaho kami, may kakayahan pa kaming magbigay ng financial sa kanila, konsumo, habang hindi pa sila makapaghanap buhay. So, mabait, mabait pa rin ang Diyos kasi kahit na may mga pagsubok na ganyan, kahit na pinahintulutan niyang mangyayari yun, may mga bagay pa rin siyang ginawa para sa atin. Kasi para sa akin, swerte ako kasi pasalamat pa rin ako kasi mula nung COVID, nandito pa rin kami sa amo namin. Nung kasama ko yung buong pamilya ko, kasama ko sila. So nakakalungkot lang isipin na para sa ibang pamilya na hindi nila mauwi-uwi yung pamilya nila habang pandemic. So maswerte pa rin ako kasi kasama ko pa rin yung sarili kong pamilya. Naiwan nga lang yung mga magulang ko doon. Pero okay naman sila. Hindi naman sila na ano. Kaso lang ngayon, may kasunod na naman silang problema. So blessed pa rin po kami na may trabaho pa rin kami until now. Wala naman din problema sa amin kasi nakikitira lang din kami sa bahay ng amo namin. So, kasama ko mga anak ko. So, ayun, may kakayahan kami magbigay kahit konti-konti. Ipon-iponin mabawat kapatid. So, ngayon, yun ang gagawin namin na solusyon muna. Kasi habang hindi sila makapaghanap buhay pa ng iba kasi mahirap talaga ang buhay doon kasi sabayan pa ng mga problema na ganyan, wala talagang makakapagsolusyon kundi ang nasa may taas lang. Kaya sana sa lahat ng mga tao na alam nyong mali ang mga ginagawa nyo, magbago na po tayo, baguhin na po natin ang sistema natin sa buhay kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang nasa may taas. Hindi alam na yung mga binigay na problema sa ating mundo ngayon ay isa sa pagkakataon mo na mag-isip, magbago sa mga gawain mo sa buhay. To, para matuto ka, ganun, sana baguhin na natin ang sistema na yun na alam naman nating mali. Kasi hindi natin alam, parusa o para matuto o para magiging matatag. Kaya sana, kung alam niyong mali, huwag nang gawin. Yun lang. Sana, masolusyonan lahat ng problema natin. God bless.